oras ang payback time para sa Gilas kontra sa Indonesia. Panalo ang ating pambansang koponan kontra sa defending champion ng nakaraang SEA Games. Well, hindi naman naging madali dahil ensayado itong mga Indos na nagkaroon ng came from behind na panalo kontra sa matikas sa Thailand. Well, ang ating best advantage na ating nakita na well-rested ang ating mga players at dagdag pa rito ay napag-scout ang mga coaches ng Gilas para mapagandaan ang game na ito. Again, hindi madaling kalaban itong Indonesia. Sa katunayan ay naghahabol pa nga tayo dahil nahirapan silang pigilan itong si Papi Lester Prosper at ang matindi ay sa loob at sa labas umakamada itong kanilang naturalize. Hindi tayo magtataka na desididong manalo itong si Prosper dahil siya ay binabas ng mga Indonesian. Lamang ang Indonesia sa first half sa score ng 45-38. Walang sinasabi natin noon na kailangan maipasok ng Gilas ang kanilang mga outside shots. Pero lamang ang Indonesia sa department na yan kaya tayo naghahabol ng first half. Pero pagdating sa simula ng second half ay naging dikita na ang laban. Pero hindi nagpapatinag itong Indonesia. Makikitang mas prepared at kita rin ang resulta ng kanilang training sa Australia. 5 minuto ng fourth quarter ay napababa ni Justin Brownlee ang kalamangan sa isa. At kulang-kulang 3 minuto ay nabawi ng Gilas ang kalamangan sa pamamagitan ng press ni Brownlee. Big game ito para sa ating naturalize dahil siya ay struggling sa mga nakaraang laban. Kaya namistulang Justin Brownlee show ang mga crucial minutes at doon na rin nakita ang fatigue factor ng Indonesia. Alam naman natin na lamang sa pahinga itong ating koponan at na-take advantage nila ito syempre sa endgame. Maaring sabihin ng Indonesia na sila ay kulang sa key players pero hindi pwedeng matalo rito ang Gilas. Baka makagawa tayo ng history na first time na maglaro sa bronze medal game sa SEA Games. Eh na yun na nga, nakabawi at quits na ang Gilas sa pagkatalo sa Indonesia noong nakaraang SEA Games. Sa ngayon ang importante ay paghandaan ang mas mabigat na task sa gold medal match, ang rematch kontra sa Kampuchea. Ayun siguro ang pinakamahirap na gold medal game na haharapin ang ating national team sa history ng SEA Games. Yes, marami silang naturalize pero given na yun at nasa rules kaya dapat wala ng excuses para sa pamunuan ng Gilas sa Pilipinas. Dito sa ating panalo ay malaking faktor ang pagsakip ni Brownlee sa posibleng disappointment na naman ng mga basketball fans kayo din para sa mga heads ng national team. Nakapagtala si Brownlee ng 34 points kanyang game high sa tournament na ito and hopefully magbigay uli ng suporta ang kanyang mga teammates sa finals game bukas. Siya nga pala sa bintana pinadaan si Brownlee, ito ay para hindi pagkaguluhan ng mga fans at makapahinga ng maaga para sa game bukas.